First na aming dragon fruit. Good afternoon guys, kumusta po kayong lahat? Ayan, so check natin yung ating tawag nito, dragon fruit. Guys, welcome back pala sa ating channel. So, ito ngayon siya guys. One month ngayon. So, paano ba natin malalaman guys kung ito ay pwede na nating i-harvest? So far ngayon, 1 month na siya. Indication na mga ilang days ay pwede na natin i-harvest. Kasi ito ngayon so far medyo lambot-lambot na. Kaso lang wala pang bitak. So once na siguro, or once na may bitak na dito guys, dito sa kanyang bilog dito, dito sa bandang butas niya dito may biak na. So medyo hindi pa natin na sa ngayon na ating i-harvest. Mga a week? Nope. Or days? Tsaka indication din dito, itong medyo matigas pa. Hindi pa siya malambot guys. So ito yung first na aming dragon fruit dito sa aming taniman na ating matitikman kung ano ang lasa nito guys. Kasi first ito na nagtuloy na bunga. Ayan. So, may iba pang patuloy ngayon na nagbubunga sa katunayan nga dito sa, you know. So, marami-rami rin ito. Nandoon din sa kabila. Check natin guys. Tour ko kay dito. So, nakuhaan ko na. Na-remove ko na yung flower. Ayan. Dito, bago lang kasi ito. Anong 8. Ayan. So, di pa po pwede. Di pa nagkahiwala yung green at saka yellow. And then, may bagong sumibol doon. Ayan. Nakuha ko na yung 7, yung July 7, yung 6, nung 6 siya na pollinate. So manual hand pollinate talaga para sure tayo. Kasi yung bees dito, hindi pa kabisado nila kung saan yung or anong klaseng bulaklak itong dragon fruit natin. And again, parang abort na naman ito dati dito. May na-abort. Nope. Ngayon, iba ang kulay. Yan, kita nyo. Parang ma-abort na naman. But, okay lang yan dahil may nagtuloy man din. Mayroon din dito. I don't know kung magtuloy. Dito sa baba, check natin dito guys. Ayan, check natin. Ayan, may kasabay kasi yung isa doon sa taas, may kasabay yan. Kuhaan ko na rin ng flower. Yun, meron din doon. So medyo marami-rami na rin ito guys. Tsaka doon, kita nyo, yun. Tsaka yung moroka natin, isa doon sa baba. Yun. Laging umuulan dito sa amin. Kagabi, umulan na naman. May na-landslide din doon sa baba. So, ayan. Sobrang laki. Malaki pa sa kamao. Ano kayang lasa nito, guys? Iba yung binili mo sa tindahan kaysa dito sa yung pinaghirapan na tinanim mo at saka makakain guys. Yun ang nanda. Ang laki talaga kasi sa isang tangkay, isa lang siya din sa buong puno niya guys. Siya pa lang so far ang nagtuloy. Dahil dito sa may isang tangkay, oh, muntik na.
dito ang daming na-abort. Madulas kasi dito sa amin. Oh, ito na-abort. Dito ang daming na-abort. Dito, abort nila. Sa dulo. Yun. But anyways, ganyan talaga. Basta first time na bubunga yung ating mga pananim na dragon fruit. Ayan, guys. So, check natin yung 1 month na ating tawag nito. Yung Moroccan red na na-expand tayo. Check natin doon. So, ito na mukadkad June 9. So, July 9 tayo ngayon. So, ito. 1 month old. So, antay-antay lang tayo mga ilang days, week. Pag once na may biak na dun sa puwitan, actually, pwede na yun, pero ginaano ko lang, kinatansya ko lang guys na para siguro matamis. Pero, nilalagyan ko yan or di na lagyan ko ng fertilizer na potash. So, dito ako sa mga Moroccan red na variety. So, ito yun guys, oh. You know. Ito yun siya. So, may tuturo ako sa inyo guys na maganda magtanim pag once na, halimbawa ito, may ano na ito guys, may rooted na siya. Dapat may umusbong na yung tawag nito, yung tangkay niya pataas. Dahil dito guys, 1 month na ito, nung itinanim ito last month, June 9, 2022, pero itong puno na ito, bago lang nag-umpisa. Ayun o. Observe doon sa aking tinanim na may naka-usli na. Para at least aware kayo. 1 month siya guys. Ito pa lang. Pero tingnan nyo. Oh, see? Tingnan nyo. Tingnan nyo maigi guys. Oh, you see? Ang haba. Kaya, suggest ko sa inyo pag kayo ay beginner, assuming guys na bibili kayo ng pinhi or cuttings nito, kasi yung pagkalagay ko nito, kung papansin nyo last time na nag video ako 1 month ago, ang dito ito siya eh. So tingnan nyo yung nag parang isang dangkal na oh. Oh. So matured, then may bag yung pinaka yan bago pa nag-umpisa. So 1 month na siya, so medyo matagal. So ito rin oh, fruited na yan lahat pagkatanim ko ah. May papakita pa ako sa inyo ah, ito. Tingnan nyo guys. Ang haba, sobrang dangkal. Parang isa, dalawang dangkal na, tsaka may root na siya. Oh. May ugat na. Yun. Pansinin nyo. Focus mo. Yun. Yun ang kagandahan. Kasi kakapit na siya paakyat doon sa ating poste. So, ito yung advantage at saka disadvantage. At ito naman ang isa, pangalawang beses na ito nag-attempt na bumbunga siya pero nag-abort. Sa dalawa, tatlo. Abort siya, tatlong attempt niya. Oh, dalawang attempt. At saka ito, ang haba ng cuttings, kita niyo ang haba ng cuttings. Pero bago pa nag-umpisa ang sumibol. So, yun ang magandang sinyalis na
yun nga, maganda pag may naka ano na, may sumibol na, na para diretso diretso. Tsaka ito guys, oh. Continue na yan. Ito bago pa lang. Ito ang laki oh. Oh. Kita ninyo. So yun ang magandang sinyalis na pag magtanim kayo guys, assuming na may nakasibol na. Yan ito guys. Ito yung cuttings ko doon sa baba nung may bunga na na murukan din, murukan variety. So ito may root na ito. So ito yung puno niya. Sinyalis na may oh, may sumibol na. Siguro mga 1 inch siguro pwede na natin i-transfer or ilipat sa poste. A few moments later. So yun lang guys ang ating update. So salamat sa inyong panonood. Update tayo pag i-harvest ko na ito. So salamat sa inyong panonood guys. See you our next vlog. Keep safe everyone. God bless you all. Bye. We'll be right back.